So our third case, tension does not yield, but compression still yields. So identify lang ulit natin yung mga given properties. So we have B equivalent to 320, and yung D natin, D prime is 30 plus kalahati ulit ng bar diameter na 25, so 42.5 mm. And then ano ba yung magiging effective depth natin? So this one is a special case kasi ngayon yung tension natin, reinforcement sa tension side, is hindi nag-yield. So, kung i-analyze natin to, ang mangyayari, kung yung idudraw natin yung stress-strain diagram niya, so, sa layer na to, iba yung strain niya, and then iba din yung strain dito. So therefore magkaiba sila ng stress. So we will denote this one as FS1 tapos FS2. So ngayon hindi natin dito basta-basta sasabihin na ito yung centroid nung group of tension bars, since equal naman yung number of bars per layer, so i-assume ba natin ulit na ito yung centroid niya nung group of volts? So hindi na pwede kasi nga magkaiba na sila ng kinikerry na force. So nagawa lang natin yun dun sa case number 2. Since si case number 2 is nag-yield yung tension natin, yung tension reinforcement, so pwede nating i-assume na mag-a-act sila as one dito sa location na to, since ang yung force, 'di ba, yung FS natin kapag greater than FY sa design, yung FS ang gagamitin natin is FS is equal to FY pa rin. Kaya therefore, considered na equal na din yung i-carry nila. Mag-a-act na sila as one. So, iba yung condition dito sa case number 3. Ano, kung meron tayong dalawang layer ng tension reinforcement, so, hindi natin agad-agad malulocate yung centroid nung tension reinforcement unless ma-determine na natin kung ano yung actual value nung stresses na kinikerry nila. So, ano ba yung gagawin natin? Same ano pa lang din. Same concept ang gagamitin natin is summation ng forces horizontal equal to 0. So, dito sa left side, meron na tayong AS tension 1 plus tension 2, and then equivalent to compression 1 plus compression 2. So sa tension 1 we have AS1 FS1. So hindi tayo FY since hindi nag-yield. And then AS2 FS2 equals yung C1 is yung sa compressive ng concrete. Ayan, AB. Plus, yung C2 is yung sa compression reinforcement na A prime S times FY. So, take note, FY to kasi nga, ina-assume natin compression still yields. But remember, always remember, sa solution, mag-i-start muna kayo lagi sa case 1. So, pag hindi pumasok sa case 1, proceed kayo sa case 2. Pag hindi ulit, saka lang kayo magpo-proceed sa case 3. So, again, ina-assume ko na pasok siya sa case 3. Ayan. So, substitute lang tayo ng values. So, dito, yung AS1. So, ano ba yung compose ng AS1 natin? So, ang kinoconsider nating area 1
is ito, itong nasa pinaka outer tension bars. So we have 5 28 diameter bar. And then ano ba yung magiging value ng FS1 natin? So una, di ang mangyayari, gagamit lang ulit tayo nung stress strain diagram. Ano, so ito ang value naman nito, edi D1. So solve muna natin yung value ng D1. So yung D1 natin is dapat galing dito sa extreme concrete fiber papunta sa centroid nung kinoconsider nating tension reinforcement. So we have 650 minus 30. And then nasa outer pa lang yun. So we have kalahati pa nung bar diameter. So therefore ang sagot dito is 606 mm. And then determine naman natin yung D2 for the inner tension reinforcement, itong second layer natin. We have yung 606, dito na tayo magsimula galing dito sa centroid. Ah, sige, idiretso na natin dun. D2 is equal to 650 minus 30 minus yung buong diameter na 28 minus yung distance, clear distance between the reinforcement, we have again 28 minus kalahati pa nung bar diameter para dun tayo sa centroid niya. So this one is equivalent to 550 mm. So meron na tayong mga distances nila, so pwede na tayong mag-create ng stress strain diagram wherein makakita natin yung relationship ng FS1 in terms ni C. So ito same ano lang formula na ginagamit natin. So yung D natin palitan natin ng D1. Tapos same pa rin naman to. Ayan, so FS2 is 600 D2 minus C all over C. And then for F prime S, so hindi man tayo mag i-determine din natin, i-verify din natin mamaya. So gamitin din natin yung formula natin na C minus D prime over C. Ayan, so FS1 prime is substitute lang tayo nitong value na 600 times D1 minus C over C plus AS2 na 5 28 squared and then multiplied by FS2 na equivalent to 600 times D2 minus C over C equals point, dun na tayo sa right side of equation, F prime C 21 A, yung A natin in terms na din natin ng C, so ayan, and then yung B plus A prime S na 2 pi over 4 times 25 squared and then FY na 415. So ina-assume natin dito na nag-yield si compression. So ngayon pwede na tayo mag ship solve ano sa calculator again. So we have the, we can get the value of C. So after ko siyang i-input sa calculator, pag ship solve, ang sagot is C is equal to 363.87. So sa sobrang haba nung ano natin, nung equation, so may mangyayari na hindi na kayo pwedeng maka-input. So ayan. Ayan, mga ilang ano na lang, wala na, kapos na kayo. So ang gagawin nyo lang dun, pwedeng yung katulad nung ginawa ko dito, yung last term dito na 2 pi over 4 times 25 squared times 415, nirepresent ko na lang siya as M. And then kapag nag-shift solve ako, saka ko i-input yung value na 2 times pi times 25 squared times 415 divide
4. So, yan. Tapos, ayun na. Pwede nang makuha yung value ng C. So, A times lang natin to ng 0.5 again, we can get the value of A. Na 309.29 mm. So, ngayon, i-verify lang din ulit natin kung talaga bang nag-yield or hindi yung tension reinforcement natin. So, again, substitute lang tayo ng values. So, we have 600 times D1 natin na 606 minus yung C natin over C. So, dito 399. So, hindi siya nag-yield, ano, less than 415. And then, yung dito naman natin, palitan lang natin dito ng 550. Ayan, 306.91. So, hindi rin siya nag-yield. And then, pagdating dun sa compression natin, i-check lang din natin. So, C minus 42.5 and then C. Again, na 529.92. So, ito, greater than Fy. So, nag-yield nga. So, nasatisfy niya yung case number 3. So, after nating ma-prove yun, pwede na tayo ulit mag-proceed sa pagkuha nung ultimate moment capacity niya. Na equal to MN1 plus MN2. Pero take note dito, diba, mahihirapan tayo kasi yung forces natin dito, ayan, may nag-a-act dito na T1, nag-a-act dito yung tension 2, tas dito naman yung compressive force na 2, and then compressive 1. So, dito, ang goal natin, mag-locate lang tayo ng isang point. So, aalamin natin yung katumbas na tension force nitong dalawa. So, halimbawa, ito yung malocate nating centroid nila. So, dito tayo mag-moment. Dito natin kukunin yung moment nung dalawang force nito. So, una, kunin natin yung location nung tension reinforcement. So, parang ang mangyayari lang yung sa Barignon's theorem. So, yung T multiplied by D. So, ito yung magiging effective depth natin. And then, T1 times D1 plus T2 D2. So, yung T1 natin is yung AS1. So, this is equal to yung outer layer na 5 pi over 4 times 28 squared. Tapos, i-multiply natin sa kanya is yung FS1 na 399. Plus, yung T2 natin is wait lang. I-multiply pa pala natin to ng D1. So, ang D1 natin is, again, is 606. 606 plus yung tension 2 na AS2 FS2. So, yung AS2 din is 5 pi over 4 times 28 squared. Ang FS2, ito, yung actual value niya na 306.91. And then, D2. Paano naman yung D2? Ang value niya is 550. Ayan. Though, i-equal natin siya sa... So, yung tension force dito is A. I-equal lang natin to T1 plus T2. Tapos, makukuha na natin yung effective depth. So, ito yung T1, value ng T1, plus 306.91.
plus T2. So, pwede nang makuha si katumbas na effective depth. So, we get the value of 581.66 mm. So, ngayon, pwede na natin gamitin yung equation natin na C1 times D minus A over 2 plus C2 times D minus D prime. So, ayan. So, since tension reinforcement does not yield, our phi value is equivalent to 0.65. So, ito na. Ayan. Si compression 1, 0.85 F prime C. So, isulat ko na lang yung mga ano, F prime C, A, B, D, A over 2 plus C2 is A prime S pa rin, FY, and then D minus D prime. So, kapag sinubstitute nyo yung given values, dapat ito yung maging equivalent. 633.14 kilonewton meter. Ayan. So, I hope na tuto kayo dito sa lecture ko. So, thank you for listening.